pipitas po kangkong kasi magluluto tayo tsaka kakain tayo. Let's go! So, ayan mga ka-garden, mapapansin nyo po, no? Malago na po yung ating kangkong. Sabi! Sabi! Ah, dito, dito. Sabi, ano ginagamit? Wow! So, ayan po, nakapag-harvest na po tayo ng kangkong. Yan po yung gagamitin natin sa pangsahog ng sinigang. Ayan. So, mas maganda po, huwag nyo pong masyadong patangkadin yung kangkong kasi pag pinatangkad nyo po, pumapayat. Tulad po nyan, pumapayat po yan. So, ang gagawin po natin, pag nahimay na po natin ito, yun po ulit yung itatanim natin. So, pagkalipas po ng ilang linggo, ito ay tutubo na po ulit. So ayun, welcome back. Ang ituturo ko po ngayon sa inyo ay kung paano magtanim ng upland kangkong. So papadamiin po natin yung upland kangkong na na-harvest po natin. So ang gagawin nyo lang po ay kukunin nyo lang po yung mga malalambot na parte ng kangkong. Pagkatapos nyo pong himayin, puputulin nyo po ng maiksi. Kapag naputol nyo na po sila, aayusin nyo po at ilalagay sa tubig. Ito yung paraan upang mapatubo po natin at mapaugat. So, mas masigurado po ito na ang mga kangkong ay tutubo. At ilalagay sa nasisikatan ng araw para mas maganda po yung pagtubo nila. So, ito po yung lupa na pinagtaniman ko ng sitaw. So, kung hindi nyo pa po napanood kung paano ko minix yung lupa, ilalagay ko po yung link sa description para mapanood nyo rin po. So ito po yung naglagay po ako ng net kasi maraming pusa dito sa amin. So para po maprotektahan yung ating itatanim. Pagkalipas po ng isang linggo, ang mga tangkay ay tutubo na at magkakaroon din sila ng ugat. So hindi naman po lahat ay nagkakaugat, pero kailangan itanim na po natin. So ang pagtatanim naman po natin ay gumamit po kayo ng kutsara. So ito po yung kutsara na pinitpit ko para maging flat. Para mas madali po siyang gamitin. Bungkalin nyo lang po yung lupa at gumawa po kayo ng butas. So, kumuha lang po kayo ng isang tangkay. Piliin nyo po yung merong ugat. At kung walang ugat naman, itanim nyo na rin po. So, mas maganda po kung ilubog nyo po maigi para mas maganda po. Pagka tumubo po siya, mas maganda po yung sibol nila. Parang nagtanim ka rin po ng buto. So, ang ilalagay po natin is limang
tangkay sa isang container. Pagkatapos nyo pong mataniman, ilalagay nyo na po sa kanilang lalagyan. So meron akong bonus na i-share ay yung 1.5 na merong butas na dalawa. So mas maganda po ito para may protection siya, hindi po siya nababali kapag ito ay, lalo pag ito ay isinabit. So ang itatanim po natin ay mustasa. So gumamit po kayo ng kutsara at maglalagay ng butas. Yan. Para kapag po nilipat nyo po yung tanim, mas madali po siyang ilagay. Kumuha lang po kayo ng isang seedling at isama nyo po yung lupa para maiwasan po na maputol ang kanyang ugat. Yan. So ang paglalagay po, iwasan nyo pong humawak sa kanyang puno. Kasi pag hinawakan nyo yung puno, baka mapisil, maputol pa ang kanyang puno. So tatabunan nyo po yung seedling hanggang po dun sa may cotyledon upang hindi po mabali ang kanyang puno. So ganun din po dito ulit kapag kayo ay nagtatransplant. So pagkatapos nyo pong matransplant, didiligan nyo na po. At ilagay muna siya sa lilim na lugar. Pagkalipas po ng ilang araw, doon nyo po siya pasikatan ng araw. At meron pa akong isang tips na ipapakita sa inyo ay yung talbos ng kamote. Nung tatlong araw na ito ay tinalbusan ko. Ayan. Kung mapapansin nyo po, no, ito po yung tinalbusan ko nung nakaraan. In 3 days. Ayun. Tinalbusan ko po yan, mga garden, kung napapansin nyo po, no. Makikita nyo na po yung mga usbong. Ito na po yung mga usbong niya. So, napakadami po. Ayan. Ayan. Makalipas ulit ng dalawang araw. Ayan. Kung mapapansin nyo po, no, merong black soldier fly. So yun po yung black soldier fly po yun. At saka ito yung mga sumisip-sip. Ayan. Para magkaroon po yung parang pantal-pantal yung dahon ng ating tanim na halaman. Ayan. Yan po yung mga sumisip-sip ng mga dahon. So ito na. Mag-harvest na po tayo ng kamote. Ayan. So, ipapakita ko ulit yung pinagputulan natin. Ayan.
So ito po yung black soldier fly. Kapag po naglagay po tayo ng compost dito sa ating composting bin, naamoy po nila yung nilagay po natin, na-attract po sila. Mangingitlog po sila dun, at yung larvae nila, sila po yung kumakain ng mga compost po natin, at sila po ay kapag po sila ay maghahatch ay pupunta po sila sa lupa, at yun po yung magiging pataba ng ating halaman. So kung meron pong mga sanga na nalalaglag ganyan, gagawin nyo po, isusuksok nyo lang po ng ganyan para hindi po siya sumayad sa lupa. Ayan. Sana po ay meron kayong konting natutunan kung paano ang pagpapadami ng kangkong, at kung paano mag-transplant ng mustasa, at kung paano paramihin ang talbos ng kamote. Kung nagustuhan nyo po ang video, i-like nyo naman po at i-share po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron akong ilalabas na bagong videos katulad po ng pagtatanim. Maraming salamat po!